isa sa problemang dinudulot ng teenage pregnancy sa ating mga kabataan, marami sa kanila hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Tama. So ano mangyayari? Who will support her or yung baby niya? Tapos, ito pa yung notion na minsan, pag naaga kasi, maaga nagbuntis, pwedeng maagang nasusundan ulit. So hindi pa siya nakakabangon, madadapa na naman siya. Eh, ano bang problema natin ngayon, especially with the pandemic, ang daming nawala ng jobs. So, ito another mouth to feed for them. Kasi mas common din nangyayari ito ha, sa medyo lower class, saka dun sa mga rural areas instead sa mga urban areas. So, they really need help. Doc, di ba may nangyayari sa mga mothers kapag kapanganak nila? Ano bang tawag dun sa PTSD? Yun, parang... Oo, di ba mas prone po yung mga teenagers na nanganganak correct. Sa ganun? Correct. Oo, you're correct, no? Nagkakaroon ng mga postpartum blues, di ba? Usually, kahit naman adult ka nanganak. Yes. All the more kapag bata. So, yung postpartum blues, we have to recognize that. Actually, postpartum blues is normal. Kasi... saglit lang yung duration nito. Pwedeng nakakaranas sila ng mga hindi masyadong makakain, hindi masyadong makatulog, ganyan. Pero observe din natin because this may lead to postpartum depression. And this depression, ito yung mahirap nang i-address lalo na pagka pinabayaan mo siya. Kasi ito mas severe na yung symptoms, pwede na rin yung naiisip niyang sakta yung sarili niya. Yung baby. So just imagine that. Nag-postpartum ako, Doc, nung first pregnancy ko. Pero ano lang, naiiyak lang ako for no reason. Parang ganun, pagpapasok sa work yung asawa ko, naiiyak ako. Babalik naman, di ba? Parang yes. Ganun lang, pero short. Oo, kasi postpartum blues yan. Yung parang may mga crying spells ka lang. One time, masaya-saya mo. Tapos mamaya, ang overly sensitive, no? Pero sa teens, uso yung nagpo-progress siya talaga. So, postpartum depression. And ayaw naman natin ganun. Hindi na natutulog, hindi na kumakain, wala nang self-care, si baby na papabayaan. And once we recognize this, no, kailangan i-refer din natin siya sa, no, sa specialist tungkol doon. Kasi baka she might require na, bukod sa counseling, mga gamot. So, kailangan talaga ma-recognize yan agad. Ang hirap nun, Doc, no? Na-imagine ko kasi kung bata. Kasi po nung 15 ako, nanonood lang po ako ng cartoons. Chinese Garter, di ba? Tapos na-imagine mo, nagbuntis ka 15 years old, ikaw bata ka pa, pero you need to provide for your, and for another baby, di ba, na magpo-provide ka ng emotional stability, ng emotional support sa bata, ng mag-finance ka na, paano mo gagawin yun? Eh, ikaw mismo, kailangan mo nun. So, parang ang hirap. True. So, nakita mo kung gano'y yung burden, no? Dun sa person itself. And, ang hirap kasi most of these teen moms, single moms sila. Yes. Hindi naman nag-aasawa ang 15 years old. Correct. So, kung if you are going to raise a family on your own, napakahirap. Kasi, ang mga bata, they also need a father figure. No? Thankful tayo kung andun pa yung parents ni Nene, andun yung nanay at tatay niya. Kasi parang ano na yan, extra parents na nung baby niya. Pero hindi kasi yung case na yan all the time. Kaya imagine that burden. Kaya mas nagsasnap sila. So yung sinasabi niyong postpartum depression, very common talaga yan. Because added na added na mga burden dun sa ating neneng mommy. Pero Doc, mataas din po ba yung rate ng miscarriages sa mga teenage po? Correct. Yes. And usually, no, sa first 3 months, common talaga ang spontaneous miscarriages. All the more sa mga kabataang ito. Lalo na, minsan di nga nila alam that buntis sila. Kasi maraming bata, kaka-start lang nilang mag-period. Hindi pa nga regular ang mens nila every month. Tapos, akala nila, irregular lang yung periods nila, not knowing na buntis na pala sila. And probably that's the reason kung bakit din nagkakaroon ng mga kunan, baka mamaya umiinom pa sila ng alcohol on the side, no? Nagpa-party-party, wala namang check-up yung mga yan. So, marami rin talaga nakakalungkot. Marami rin cases of miscarriages sa mga teens. So, Doc, pag nag-menstruate ang isang babae, ready na yung body? I mean, possible na talagang mabuntis o meron bang grace period na nagmens ako ngayon, after a few months pa ako, possible mabuntis? Alam mo ba kung ilang taon yung pinaka-batang na record na buntis dito? Five. Five? Ah,
yung sinasabi mo, si Lina Medina yan, right? Oh, hindi yan Filipino, pero si Lina Medina kasi meron siyang condition. That's parang precocious puberty. So maaga siyang nag-period and lahat. Unfortunately, 'di ba, she was a victim of ano, of abuse. That's why akala nila lumalaki yung tiyan, tapos lo and behold, may baby. Dito sa Philippines, ang youngest recorded is the age of 9. 9 years old. Parang napanood ko to sa isang... Kasi ang aga-aga. Sobrang aga. Ano yun, so, Doc? Nagka-period na siya ng 9 years old. Oo. So, di ba, kasi tinanong mo, kung halimbawa may grace period pa, hindi. Kaya nga, dapat pangalagaan natin yung mga bata, lalo na yung mga bata ngayon, aga nilang nag-menstruate. Mm-hmm. So, kailangan, once mag-menstruate yung mga anak natin, mga pamangkin natin, lagi mo na yung sasabihan, no? Paunti-unti, yung introduce na kailangan talaga mag-iingat. Na-expose din kasi sila, Doc, sa ano sa mga visuals, mga napapanood nila. True. Kaya naka-curious. Hindi na kasi nag-guide din, ano, basta kung ano na lang yung ma-visit na site, kung ano sa YouTube din, kung ano na lang yung mapanood nila doon. At saka sa TikTok, meron mga bata na parang okay lang sa akin. Alam yung proud sila na nabuntis sila. Alam niyo ba yun? Yung parang okay lang sa akin maging batang ina. Yung caption. Ako 30 na ako, tapos hindi ko pa nga ma-imagine na may magkakaanak ako, tapos ikaw okay lang maging batang ina. Yun ang talagang nakakatakot. Wala ngang filter eh. Basta may gadget yan. Yes. So, minsan busy si mommy, saka si daddy. Bigyan lang ng smartphone yan. Bahala ka na. Yun yung nangyari during the pandemic. Bakit? Walang school. Walang online. Ibang outlet. Hindi sila natuturuan ng mga teachers nila. Nasa bahay. Ano lang ang pwede mong gawin sa bahay during itong past 2 years? Mag-browse. Pero nasa bahay lang sila, di ba? Paano kayo nakalabas? Naku, nakakataka sila. Ano kayo nakalabas? Marami silang ways. Oo. Pag mga gusto, may mga paraan. Yes. Pero ang hirap nga kasi, ang dami nilang nakikita, naakala nila okay lang. Kasi walang nagsasabi sa kanila kung ano yung tama, ano yung hindi. No? Pag pinabayaan, ganun yung nangyayari. Doc, usually po, may mga patients din po kayo na mga teenage, ano. Oo, nalulungkot ako kasi, syempre yung mga pasyente ko, ano yan, mga halos ka-age ko or older than me, no. So, sanay ako, pag pumunta sila sa clinic, in-tow yung mga pinaanak ko before. Panari, yan. Tapos, minsan pupunta sa akin, umiiyak yung pasyente ko, yung pala yung papacheck up niya, yung anak niya. Di syempre, nag-iiyakan na kami doon. And sometimes, ang hirap tanggapin ng nanay. Yeah. But ano bang gagawin natin? Of course, all the more kailangan nila ng support. And these teens, no, hindi lang natin yung susuportahan during the pregnancy, but more so rin pagkapanganak. Kasi marami rin pagbabago sa kanila. No? So, kailangan tulungan natin sila makaraos. At isang importante, i-prevent natin yung teenage pregnancy also. Pag nanganak din yan, hindi rin natin pababayaan na, sige, next year ulit ha. We have to do something para hindi na muna ulit. Para naman ang batang to makatayo ulit, no? Makapag-aral, diba? Makatapos sa pag-aaral, makatulong sa family. So, ang laki ng mga role natin talaga. Tama.